Hello mga momshies, this is Doc Leila again. For this session, pag-usapan naman natin ang thick and thin endometrium. Is it always abnormal? Common questions that I have encountered, ano ba ang thickened endometrium? Ito ba ay delikado? Kailangan bang raspahin pag may thickened endometrium? Doktora, manipis daw ang lining ng matres ko. Ano ang gagawin ko para kumapal ito? The endometrium is the lining of the uterus which is made up of groups of cells which we call glands. Etong mga cells na to ay responsive to hormonal stimulation such that it may become thin or thick during a menstrual cycle. Kapag naman nagmenopause na ang isang babae, syempre dahil wala ng hormonal stimulation, wala ng regular monthly cycles, ay numinipis na ang lining ng matres. I-review ko lang yung sinabi ko dati, di ba, na ang menstrual cycle ay paghahanda ng isang babae for a possible pregnancy. Habang naghahanda ang pag-release ng isang itlog, naghahanda din ang lining ng matres para sa pagtanggap sa fertilized egg. During or after menstruation, usually day 4 to 5 in most of the cycles, pinakamanipis ang lining ng matres after menstruation, magiging around 2 to 4 millimeters siya. And then, just before ovulation, habang unti-unti siyang kumakapal, it may become around 5 to 7 millimeters. As the menstrual cycle proceeds towards ovulation, mas kumakapal pa yung lining ng uterus up to 1.1 millimeters. And kapag na-release na yung egg, at dahil baka magkaroon na ng fertilization na mangyayari, mas lalo pang kumakapal ang lining ng uterus up to 1.2 centimeters or minsan may mga cases na kumakapal ito up to 1.6 centimeters bilang paghahanda sa pagtanggap sa fertilized egg. So, tandaan lang natin sa menstrual cycle o sa endometrial cycle, yung first part na proliferative phase, unti-unting pagkapal ng lining ng matres hanggang ovulation, about 1.1 cm. At after ovulation, mas lalong kumakapal up to 1.2 to 1.6 cm. So, kapag ang inyong menstrual cycle ay nasa normal or regular length naman from 24 to 35 days ang interval, tama naman yung dating, na tatapos naman sa tamang oras. Pag sa second half at nakakita ng makapal na lining ng matres, hindi na kayo kailangang mag-worry kasi talaga namang natural na makapal siya sa panahon na yon. So kung dati, let's say, nagpa-check up kayo ngayon, okay na yung menstrual cycle nyo, dumadating naman sa tama, pero naisipan mo lang magpa-check up kasi dati, about 3 or 4 months ago, nagkaroon ka ng episode na parang humaba yung regla mo, pero ngayong time na to, nagpa-ultrasound ka lang bigla, malapit nang dapat dumating yung mens mo, nakita na makapal yung lining ng matres mo, hindi ibig sabihin raraspahin ka agad. Maaring ito ay physiologic na pagkapal lamang. Mayroon namang mga pagkakataon na magkakaroon ng pagkakasakit yung lining ng uterus. Meaning, ang regla mo ay o ang menstruation mo ay hindi na tumigil. Tuloy-tuloy na siya, nag 10 days, nag 2 weeks, nag 3 weeks na. And then, nagpunta ka sa doktor at pinirequest ang ultrasound at nakita doon na sobrang makapal yung lining ng matres mo nang mas higit pa sa usual na dapat para sa isang babaeng, let's say, nakapangitlog na. Then, alimbawa, may minention pa na there are cystic spaces in between. Then, usually, that might mean na merong endometrial pathology na. Hindi na tama o hindi na normal yung sobrang haba na pagdurugo. At pag ito ay sinasabayan sa ultrasound ng pagkapal ng lining ng uterus, maski ikaw pa ay nasa reproductive age, ito na yung mga dapat bigyan ng pansin. And usually, ang ginagawa dito ay kinukuhaan ng laman o yung tinatawag na endometrial biopsy para malaman natin kung ano ang naging dahilan ng patuloy at walang tigil na pagreregla na higit pa sa usual 7 to 8 days na dapat at yung patuloy at pagkapal ng lining ng inyong matres.
Banggitin ko lang din na kung minsan, kapag nagpa-ultrasound kayo dahil sa prolonged menstruation, hindi lamang pagkapal ng lining ng matres ang makikita. In some cases, makakakita ng tinatawag na endometrial polyp or sa mucous myoma. So cases like this would also need intervention most of the time, no? May mga size ng polyp na maaaring tatry na gamutin lamang, pero may mga size din ng polyp at saka kung multiple siya, and especially for women who would want to get pregnant, kailangan na din na gumawa ng procedure, and that's what we call hysteroscopy, para masilip at mas ma-evaluate yung loob ng lining ng uterus. At kung may laman doon na hindi lamang nagpapakapal sa lining, meron talagang tumubo na bukol, ay matanggal ito. So ito ay isang napakaigsing topic pero napaka-importante kasi merong iba na kinakabahan kapag nakakita na ng thick endometrium. So, reminder lang na maaaring maging manipis o makapal ang lining ng matres kapag ikaw ay merong isang regular menstrual cycle. Hindi nangangahulugan ng mga ganong kataga na makikita mo sa ultrasound ay meron ka ng sakit na dapat bigyan ng pansin o sakit na dapat gawan ng procedure. Ang importante, i-correlate yung ultrasound at saka yung nararamdaman mo at yung ultrasound at kung kailan ka during your menstrual cycle nagpatingin o nagpasilip sa ultrasound nga. So, hindi naman sapat na sabihin lang thick yan or thin yan at may sakit ka. Kailangan ay talagang titignan ka ng isang healthcare professional in your totality. No, hindi lamang yung isang aspeto ang titignan sa iyo. So, if nagustuhan nyo ang video na ito, and you'd like more content or more clarifications about this topic, then please like and subscribe to my YouTube channel. Bye!